Hi guys, welcome to my channel. And this is my very first video. Disclaimer lang, hindi ko ito paid advertisement nor paid video. So, this is to share only my own experience and my own opinions. Regarding the products I will mention. So, with no more further ado, let's get started. So, I will be sharing you my experience with Eskinol, with clindamycin, or Lorazine C antibiotic. So, ever since na nag-start ako magka-pimple, ang in-advise agad sa akin is mga pimple fighting Eskinol or yung mga white or clear lang na Eskinol. So, I tried it. Then, nadadry up na si pimple, yes, but naiiwan yung scar, so may marks, hindi na siya nawawala. So, continuous yung pagkakaroon ng pimple. So, diba, pag meron ka, for this month, magkakaroon ka, may tutupong pimple. Then, pag pawala na siya, bago pa siya mawala, the next month, meron na naman. So, ano nga yan, napupuno yung face ko ng pimples. So, naging problematic na siya. Then, ni-recommend sa akin yung Dalacin C na ihahalo mo siya sa Eskinol. So, I did it. It really works. Ang bilis niya mag-dry up, then napapawala niya yung pimples ko. Additional na rin siguro yung ginamit kong Olay Natural White as a moisturizer ko, which nag-help naman mag-lighten yung scars ko. So, while treating my acne using clindamycin, hini-help naman ni Olay yung scarring. So, that's how it worked for me. Nagkaka-pimple pa rin ako kahit gumagamit ako noon. So, continuous ko lang siyang ginamit. So, I started using it second year high school ako. So, until nag-college ako, until graduate ako, then until first year of working ko, binigamit ko siya. So, in the long run of using Eskinol with clindamycin and Olay Natural White routine, I suffered from severe acne. Every now and then, I have pimples. I also experience clear and pimple-free skin. Sabi ko na, the clindamycin is an antibiotic. So, an antibiotic is, wala siyang prescription na kailangan na pwede siyang ihalo kung saan. So, ang prescription lang sa kanya is you take this already. Then, ang antibiotic is for 7 days only. So, you cannot use it every day, you cannot take it every day. So, kahit ihalo mo siya sa Eskinol, hindi nawawala yung purpose niya. So, while using it, I felt na nai-immune yung katawan ko, nai-immune yung balat ko. I suffered from colds na hindi nawawala, yung tipo nagagalit na yung nanay ko. I think that is the side effect nung paggamit ko nung clindamycin sa Eskinol. That time, you can buy it over the counter. Siguro mga college na ako noon. Mahirap nang bumili noon kasi you need a prescription na by the doctor. Basically, it is not really a good thing. So, I stopped using it last May 2018. So, I'll upload another video of my acne story after stopping nung Eskinol with clindamycin. Don't ever try to use it sa mga baguhan, then you should stop na using that sa mga gumagamit. So, thank you for watching. So, hit like and subscribe for more videos.